Okay. So, example 6.2, find the area under one crest of the sine curve from x is equal to 0 to x is equal to pi over 2. So, the first thing that we are going to do is, of course, to graph. Iga-graph muna natin ano ba yung itsura ng sine curve. No? So, kung hindi mo alam yung mukha ng sine curve, ay pwede ka namang gumamit ng unit circle. Kung maalala niyo yung unit circle, no? We have here the coordinate of 1, 0, no? At 30 degrees, dito sa 30 degrees, ang coordinate natin dyan is square root of 3 over 2, 1/2. Tapos dito sa 45 degrees, ang coordinate natin dyan ay square root of 2 over 2, square root of 2 over 2. Dapat sa ulo nyo to. And dito sa 60 degrees, ito ay may coordinate na 1/2, square root of 3 over 2. Tapos ang coordinate natin dito is 0, 1. No? So this is for 30 degrees. Ito 45, ito ay 60, ito ay 90. Tapos, pagdating dito sa quadrant 2, no, magkakaroon lang naman tayo dito ng symmetry. So, since symmetrical yung point na to, sa point na to, this is 30, this is 45, this is 60, 90 ito, so this is 120. At 120, ito rin yon yung coordinate niya, na? That is, negative lang yung x, tapos pareho siya ng y. Square root of 3 over 2. So, hindi ko na isama yung nasa 45 dito. This is 150 degrees, and this is negative square root of 3 over 2, 1/2. Tapos dito, ay negative 1, 0 at 180 degrees. No? So, dito, that's 210 degrees. No? So, ito siya, yung kanyang symmetrical sila nung point na to, magiging pareho siya, yung sign niya lang yung magbabago. So, that's square root of 3 over 2, negative 1/2. And then, in here, so that's 240. No? So, dito naman, symmetrical sila nito, that is negative 1/2, negative lang lahat ng kanyang coordinates. And then here, that's 0, negative 1. So pagdating naman dito, this is 270 degrees. This is 300 degrees. Symmetrical siya nito. So magiging negative lang yung y, that is 1/2, negative square root of 3 over 2. And then here, we have negative lang ito. So, this is 330 degrees. Actually, the 0 degree and the 360 degree coincides. Now, so, this is square root of 3 over 2, negative 1/2. No? And if we are going to remember this idea, the idea is these coordinates, no, stands for cosine of the angle, sine. Cosine, sine yan. So, ibig sabihin, since sine curve ang pinag-uusapan natin, the sine stands for the y. Lahat ng mga y natin, yun yung value ng mga sine natin. No? So, ibig sabihin, the sine of 0 is 0. No? The sine of 30 is 1/2. So, kung ayaw nyo maniwala, okay, try natin. We have sine of 0 is equal to 0. The sine of 30 is equal to 1/2. And the sine of 60 is square root of 3 over 2. No? Ito yon. The sine of 45 is square root of 2 over 2. Yan. So, ibig sabihin, ito yung mga values na to, yung magiging value ng y natin since naka-sine curve tayo. Okay? So, since sine curve yung pinag-uusapan natin, we have here the equation of y is equal to sine of x. No? Pero yung limit natin from 0 to pi over 2. No?
Since our limit is 0 to pi over 2, we are in radian mode, not in degree mode. So, dun tayo kay radian. One complete revolution is 2 pi. No? One complete revolution yon. So, ibig sabihin dito sa 180 degrees ay pi yan. So, dito kay 90 degrees, that is kalahati ng pi, or that's pi over 2. So, dito ay may tatlong kalahati, that's 3 pi over 2. Okay? How about the 30 degrees? Si 30 degrees, no? If we are going to convert that from the degree to radian, we have here 180 degree is equal to pi radian. So, we have 30 divided by 180. So, that's 1 over 6. So, meaning that's pi over 6. So, dito, sa 30 degree, siya ay pi over 6. No? So, since si 60 ay dalawang 30, that's 2 na pi over 6, meaning that's pi over 3. Okay? So, dito siya ay 1, dito siya ay 2, dito siya ay 3. So, dito siya ay 4. 4 pi over 3. So, ay 4 pi over 6. Kasi ang pinag-usapan natin dito, the factor of 30. So, pi over 6 yung factor natin. Isang pi over 6, dalawang pi over 6, tatlong pi over 6, so that is 1 half. Tapos, apat, no? Apat na pi over 6, so that's 4 over 6, so that's 2 third. So, 2 pi over 3. And then, kung nga pinahirapan yung sarili, kasi 120 ay dalawang 60, dalawang pi over 3. No? Si 150 ay, no? 150 divided by 30 is 5, di ba? So, that's 5 pi over 6. No? So, since ang pinapakompute lang naman sa atin ay 0 to pi over 2, ay pwede na natin itong ma-sketch. Kasi, ang pinapakompute lang naman ay galing dito sa may 0 papuntang 90 degrees. Okay? So, sketch muna natin yung curve natin. Hindi po polar, no? Hindi polar yung gagamitin natin dito, ha? Yung idea natin nakaraan sa polar, yung may paikot-ikot, may mga flower, mga ganun, hindi yun yung graph na gagamitin natin. Yung graph na gagamitin natin dito na sine curve is like the sinusoidal curve in the sine, dun sa may physics, no? So, we have, so, this is 0. This is 30 degrees. So, sa 30 degrees, that is pi over 6. Tapos, this is pi over 3. Dito si 60 degrees. Tapos, nandito naman si 90 degree, no? Na pi over 2. Tapos, dito sa kabila, pwede na natin ito siyang gawing negative kasi negative yung angle natin. Standard angle kasi natin is counterclockwise. The clockwise is, no, negative. So, ito ay negative 30, negative 60, negative 90. So, we can say that this is negative pi over 6. This is negative pi over 3. Tapos, this is negative pi over 2. So, kung dudugtungan pa natin to, so, kung dudugtungan pa natin yung graph natin para mas lalo nating ma-visualize yung mukha niya, in here, we have 120, that's 2 pi over 3. Tapos sa 150, that's 5 pi over 6. Tapos dito yung pi. Okay? So, if this is 1, yan, negative 1 naman to, this is 1, and this is negative 1. So, at 0, yung sine natin ay 0. So, 0 comma 0. At pi over 6, that's 1 half, no, kalahati, nandito siya. Tapos, at pi over 3, that's square root of 3 over 2, that's 0.87. So, nasa 0.8.
dito banda, malapit na siya sa 1. Tapos, dito kay pi over 2 siya ay 1. Since symmetrical to, dito siya ay square root of pi over 2, dito siya ay 1/2, tapos dito ay 0 ulit siya. So, yung sine curve natin would be like this. Ayan. And then, dito naman sa kabila, that's negative 1/2. So, nandito tayo sa baba, negative 1/2. Tapos, negative square root of 3 over 2. Tapos, negative 1. Ayan. So, yung karugtong niya sa kabila ay ito. No? So, kung i-visualize natin siya ng buo, you may refer to your module. Ito yung magiging mukha niya. Ayan. So, galing doon, pag ano. Yung na-graph natin ay actually hanggang dito lang, hanggang dito sa pi. No? Since yung concern lang naman natin is the limit from 0 to pi over 2. So, ang concern lang natin ay galing sa 0 hanggang sa pi over 2. Ito lang yung pinapacompute na area sa atin. Yung area daw under the curve, no, na sine curve bounded by this. Ayan. So, compute na natin. We have our y is equal to sine of x. So, in order to compute for the area, we have the area is equal to the integral of y dx. So, that is sine x dx. Okay. So, the integral of sine is negative cosine x plus c. Okay? So, in order to find the value of the c, we know that at x is equal to 0 at this point, our area here is equal to 0. So, we can say that area is equal to 0 if the value of the x is equal to 0. No? Now, going back here, what is the value of the cosine of 0? Since we know that this coordinate, no, is cosine comma sine. Ang cosine ay ito yon. Kung ito ay 0 degree, ang cosine natin is 1. No? So, kahit walang calculator, kaya natin computein to. So, 0 is equal to negative 1 plus c. So, meaning the value of the c is equal to 1. So, going back with our equation, area is equal to negative cosine x plus 1. Since we already know the value of the constant of integration, which is equal to 1. So, in order for us to compute for the area of this, we will test if x is equal to 1/2. Kasi ito yung hinahanap natin. Pi over 2, no? 1/2. So, we have area is equal to negative cosine of pi over 2 plus 1. Okay. Ngayon, balikan natin yung ano, yung unit circle natin. The value of our cosine of pi over 2, which is 90 degree, is 0. So, therefore, this cosine of pi over 2 here would be equal to 0. So, magkakaroon tayo na area is equal to 0 plus 1. So, meaning our area here is equal to 1 square unit. Okay? So, paano kung gamitan naman natin siya nung ano, nung definite integral? We have the area is equal to the integral of the sine x dx limit from 0 to blank muna. Limit from 0 to pi over 2. So, we have here the area is equal to negative cosine x limit from 0 to pi over 2.
So we have here area is equal to negative cosine of pi over 2 minus the negative cosine of 0. So going back with our unit circle, we know that the coordinate of our unit circle na at pi over 2 is 0, 1. So yung cosine natin ay 0 at pi over 2. But our cosine at 0 degree is 1. So kung balikan natin dito, yung cosine natin sa pi over 2 is 0 at yung cosine naman natin sa 0 is 1. So that would be 0 minus minus, so that would be plus. Cosine of 0 is 1. So in here, our area 1 square unit, wherein this 1 square unit is the same with our previous computation. Na? So it's up to you kung anong gagamitin ninyo. Pareho lang naman yung sagot niyo.